Napakadelikado nga ng ginawa netong sentro ng Chicago Bulls dito nga sa Milwaukee Bucks player. Pero bago yan, ipag-usapan muna natin ang injured players ngayong araw kung saan parehas niya sila ng injury. Yan ay si Russell Westbrook pati na rin si Scottie Barnes. Ngayong araw mga idol, parehas nga silang nakasustain ng left hand fracture. Well mga idol, makikita nga natin dito ang two separate occasions kung saan nga nabasag ng dalawang player ang kanilang left hands. And well, hindi pa man tayo updated kung ano ang lagay o ang severity ng kanilang injury, pero ayon nga sa mga reports, usually it takes 4 to 8 weeks or 1 to 2 months ang recovery time. At kung mas malala pa nga daw ang injury and requires surgery, ay baka mas matagal pa na paghihintay para nga sa dalawang team na ito. Pero get well soon pa rin for these two players, si Russell Westbrook na siguradong kakailanganin ng Clippers sa kanilang playoff run this year, at ito namang si Scottie Barnes na franchise player netong ang Toronto Raptors. At ngayon ay pag-usapan na nga natin ang delikadong play na ginawa ng sentro ng Chicago Bulls na walang iba kung hindi si Nikola Vucevic. And actually bago to mga idol, the third quarter ay meron ng insidenteng nangyari kung saan itong si Bobby Portis at si DeMar DeRozan naman ang nagkaroon ng enkwentro kung saan pagka-rebound nga ni Bobby Portis dito mga idol ay nagangas. Kumbaga parang tinitigan at inangasan nga itong si DeMar DeRozan. And DeMar DeRozan took an exception mga idol. Pinersonal niya nga itong pag-aangas pagyayabang sa kanya ni Bobby Portis, kaya naman hinabol niya ito at binigyan ng hard foul. Pero buti na nga lang ay hindi na pumalagpa itong si Bobby Portis. Kanyang pinalampas na lang ito mga idol, at siya ngayong umiti na lamang at nag-walk away. Ang resulta nga nito ay technical foul dito kay DeMar DeRozan. Pero hindi pa nga natapos ang komosyon ng Chicago Bulls pati na nga rin na itong Milwaukee Bucks. And actually, the next quarter in the fourth quarter sa 9-minute mark ay itong si Nikola Vucevic naman ay naglabas ng kanyang frustration dito nga sa batang player ng Milwaukee Bucks. Kung saan makikita natin dito mga idol na alam na nating intentional foul ang kanyang ginawa. Talagang binalak niya ng magbigay ng hard foul sa Bucks nang dahil nga sa frustration na kanyang nararamdaman. Natatalo sila tapos hindi pa siya tinatawagan ng mga fouls on the other end. Kaya naman sinarili niya ng mga idol, he wants to make a statement, at grabbing hard foul nga ang binigay dito nga sa batang player ng Milwaukee Bucks na talaga namang delikado. This could lead nga daw sa isang very serious injury kung napasama daw ang bagsak neto ni AJ Green. Pero buti na nga lang hindi yan nangyari at nakatayo rin etong si Green, at parang pinagpaglang ang hard foul sa kanya ni Vucevic. Banggit niya ng mga fans ay this reminds them nga daw ng ginawa ni Grayson Allen kay Caruso years ago. At sana nga daw ay hindi na nila makita itong mga ganitong klaseng dirty hard fouls na maring magresulta nga ng hindi maganda sa mga players na nakakaranas nga nito.